What's up mga kabayan, kamusta kayo dyan? So, samahan nyo po akong mag-grocery konti. Pag-usapan natin konti habang sinasamahan nyo ako isa. Pag-usapan natin konti ang tungkol sa coronavirus. So, hindi na epidemic, sabi nila pandemic na. Ibig sabihin, halos buong mundo ay meron ng kaso ng coronavirus. As of pagtitingnan po natin sa coronavirus stats, is meron po yung nagla-live ng stats ng all over the world yung kaso ng coronavirus. May YouTube channel po yon. Makikita nyo po yung updated na mga kaso. So, as of dito po sa Belgium, so madami na po yung recorded case, 433, at tatlo yung namatay na at isa yung naka-recover. So i-compare po natin dyan sa Pilipinas is halos yung butal lang dito. Pero titignan po natin yung mga tao dito, normal lang po, at nakikita natin sa balita dyan sa mga Pinas na halos nagpa-panic buying na po sila. Eh dito po, titignan po natin kung panic buying ba sila dito sa mga groceries. Kasi malapit lang po dito yung tindahan na kung saan dito kami namimili ng mga pwedeng iluto. Grocery po dito kasi bihira yung mga palipalengke dito. Talagang pag may kailangan kang bibili is pupunta ka sa groceries. Yan po, makikita po natin. So, grabe talaga pag sa Pilipinas po, no? Di po ako nagkukan, ha? Pero grabe pag sa Pilipinas is pag nagbalita talaga sila, talagang ang media talagang halos sa araw-araw nilang binabalita. Eh dito po, compare nyo po yung kaso na dito is, biruin nyo, 433 case na ang recorded dito eh. Dito normal pa rin. At hindi po masyadong ibinabalita. So, ibig sabihin under control. Kasi, kumbaga kalmado lang po sila. So, ibig sabihin ready talaga sila dito. So, hindi ko po minamalit yung Pilipinas. Pero dahil sa mga balibalita, at kung nagpapanik yung tao, lahat, tingnan nyo po yung pinaggagawa ng mga ibang tao na nananamantala. Nakita ko sa news, halos yung mga alcohol dyan, sanitizing, talagang nagkakaubusan. Pati yung mga number one na ginagamit. Eh dito po, wala po. Normal. Nakikita ko dito, normal na normal po. Pero at least, nakakatakot pa rin. Kasi sa bilang na is masyadong madami na din yung bilang nung recorded case. Kaya eh syempre doble ingat din, lalong-lalo na sa trabaho ko din is talagang nagta-travel ako eh from Belgium papunta ng Netherlands, tapos sa papunta ng Germany. So lahat is malalaki numbers na din yung recorded case ng may coronavirus. So almost wala pa yata nga 10 minutes is nilakad natin mula sa bahay papunta dito sa binibilhan naming grocery. Is ang lapit lang po kasi ng grocery dito. Isa sa pinakamalapit na grocery dito. So kung familiar po yung mga nasa Europe,
isang talagang bilihan dito na sinasabi na lang grocery is Aldi. So kung hindi ako nagkakamali, ang Aldi po is originated sa Germany talaga ang mayari. Baka naman Aldi. Yan po, tatawid po tayo. Tignan nyo pong mabuti dito sa Europe, dito sa Belgium po. Yung parang sa atin is MRT na sinasabi nila, o mga LRT. Yung LRT nila walang bakod po. Kumbaga pwede ka tumawid-tawid lang. Ganito po dito. So sa atin talaga, pagpasok pa lang may security guard na. Ayan, sa kanila pala. Yan po, daanan po yan ng parang LRT o MRT. Pero ang tawag po namin dyan is tram. So wala pong guardia-guardia. So pero syempre aris ka lang pag sasakay ka, may binibili pong card na swipe mo lang o i-scan doon sa mismong loob ng train. Ganun lang po dito. Pero kung na-chempo ka naman ng inspector na hindi ka nag-swipe, is malaki po yung multa. Siyempre. Pero bihira po yun. Bihirang-bihira. May nag-check. Kaya talagang kailangan mo lang ng honest ka. So, andito na po tayo. So, kung ano yung nakikita nyo dun sa, dito sa video na ilang oras na, ilang minuto na tayo, is ganun din. So, 6 minutes 50, andito na po tayo. So, that time is 6:10 in the evening po. So kitang kita po naman natin, 6:10 is siyempre normal, paubos na, hindi na sila nagre-refill ng mga produkto kasi siyempre pasarado na din po ito. 7 o'clock po magsasarado itong groceries. So siyempre bukas ulit yung refill nila. So far, madami pong stocks pa rin. Bibili lang po ako ng shin, hipon. At syempre, yung mangga. Sarap po yung mangga nila dito. At baka bibili na din ako ng karne para at least hindi na ako lalabas bukas. So kukuha po tayo ng box. Paglalagyan natin ang magbibili natin. Sorry po, medyo magulo yung camera natin. Ito po yung 360 degrees ng grocery. At tama, sarap po to. Good job.
So tatapusin ko na po dito kabayan para makakonsentrate po ako sa paggrocery. So ingat-ingat po tayo. At talagang ang number one na panlaban natin is proper hygiene. At iwasan po natin yung makipahalubilo sa mga may suspected o may symptoms ng coronavirus. So God bless at ingat po kayong lahat dyan. So kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at bell button para updated ka sa mga bago ko. Maraming salamat and God bless mga babos.